Maligayang pagbabalik po ulit sa Green Yard TV. And para sa short video na to, bibigyan ko lang po kayo ng update doon sa pinropagate natin na silom. So marami na pong nagko-comment kung kamusta na yung silom na pinropagate natin last month. And para po masagot natin yung mga comment na yun, and marami rin yung nahingi ng update regarding sa naging resulta at kinalabasan kung nabuhay ba yung na-propagate natin na silom. So ito po, ipapakita ko po sa inyo yung present na kalagayan ng ating pinropagate na silom. Unahin po natin yung mismong plant. So ito. Ayan po. So makikita nyo, yan, actually nagkamali ako ng paglalagay. Supposed to be dapat inilipat ko siya sa ano na, sa magandang pot na hindi na doon sa timba para hindi ko na siya ulit iriripat. Pero as you can see, ayan, buhay na buhay siya. Ang gaganda ng dahon niya, healthy yung mga dahon niya. Ever since na siya ay propagate natin or kinat natin yung roots niya, hindi ko siya nilagay talaga doon sa nasisinagan ng araw. Nasa shaded lang talaga siya. Nasa ilalim siya ng mga malalaking halaman namin dito sa garden. And ayan, makikita nyo, dumami na yung dahon niya, nadagdagan na, and may possible pa siyang isa. Ito. So ayan, may possible siya, and ito, mga bagong dahon niya na. And magaganda yung dahon niya, hindi masyadong lumaki at lumapad. So, ibig sabihin lang yan, nagkaroon na siya ng talbos, nagkaroon na siya ng bagong dahon, kaya healthy na to. So, and well done naman, at napakaganda ng dahon, napaka-healthy ng mga dahon niya. So yan, nasa shaded lang siya buong isang buwan. Sa loob ng isang buwan, ito yung kinalabasan niya. So yun. And lagi lang siyang moist yung lupa niya. And hindi siya nadadry. And kukunin ko naman yung isa nating pinagputulan o yung pinutol nating ugat nito. And titingnan natin kung meron na siyang sibol. So ngayon, kung makikita ninyo, ito yung pinutol nating ugat dito sa silom na to. So as you can see, ayan, meron na siyang sibol. So yan na yung magsisimula o magsisimulang lumaki after a month. Imagine niyo, isang buwan ng mahigit, siguro 1 month and 1 week to 2 weeks na siguro siya, pero ganyan lang yung sibol. Actually, binawasan ko siya ng lupa sa ibabaw. Binawasan ko ng lupa itong ibabaw kasi noong pinropagate natin siya hanggang dito. And noong chine-check ko siya, kaya siguro natagalan or nabagalan yung pagsibol niya kasi masyadong lubog yung root. Kaya hindi agad nakasibol o hindi agad nakaangat doon sa soil yung mismong bagong supang niya. Pero ayan, as you can see naman, healthy rin yung roots. Sinibulan na siya ng bagong talbos. Iintayin na lang natin na lumaki siya. So ayan, sa mga nag-iintay ng updates at nagtatanong kung ano na nangyari, ito na yung dalawang, ito na yung silom na pinropagate natin and kinat. Oh, ito yung pinagputulan niya, and ito naman yung silom. So yan, naging successful naman, and thankful and happy ako na successful yung propagation, operation. So ayan, and hopefully lumaki din tong silom na to ng ganito, and then i-repeat lang natin yung process. Pwede natin i-cut kasi parang magiging pinaka-mother mo na yung root na yun. So, and so on and so forth. And hanggang sa maparami nyo yung silom nyo. And ayan. And dito na po natatapos yung short video natin. And it's only an update para dito sa silom. And I hope napanood nyo yung first vlog kung saan pinropagate ko to. And doon sa mga hindi pa po nakakapanood ng first vlog ng regarding sa pagpropagate o doon sa process kung paano ko siya ginawa, ilalagay ko po siya doon sa description box nitong video na to. And yun lamang po, and dito na po natatapos yung vlog natin or update natin for today. And magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Green Yard TV. And don't forget po pala na i-follow ang Green Yard PH, yun po yung Facebook page namin. And doon yung makikita yung iba't ibang uri ng halaman na for sale dito sa